House Speaker Martin Romualdez posible umanong sangkot din sa smuggling dahil tuluyan ng binasura ang hearing ng smuggling na kinasasangkutan di umano ng First Family. Totoo nga ang kasabihan na birds the same feather flock together. Martin Romualdez, tanong ko lang, sangkot ka rin pala? Ayon kay Albay Representative Joey Salceda, chair ng committee, patatapusin muna nila ang hiwalay na imbestigasyon ng Committee on Agriculture and Food para sa kaparehong paksa. Ito aniya ay upang hindi magkaroon ng pagsasapawan sa pagsisiyasat. Isinangguni na rin ni Salceda ang naturang usapin kay House Speaker Martin Romualdez. Pagtitiyak naman ng House Tax Chief na itutuloy ang pagdinig sa mga susunod na araw. I sought advice from the Speaker. Naka-anim na hearing na po yung Committee on Agriculture and Food. Minabuti niya na i-concentrate muna matapos sila kasi it's been ongoing. Sumas minabuti ko po na pagbigyan muna yung Committee on Agriculture to complete their investigation in the smuggling issues with respect to agricultural products. Paliwanag ni Salceda. Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, please do subscribe at pindutin lang ang notification bell para lagi kang updated sa aking video. ...ng araw na ayaw niyong ipatawag si Michael Ma. Dahil ito'y nasasangkot sa First Family. Eliza Araneta Marcos, naka-business partner niya, ginagago niyo yung taong bayan. Binubudol nyo? Bakit kayo papagilin? Sige nga. E nag-hearing nga kayo sa mga walang kwenta. Eto pa, itong particularly sa wording na ito. Tinigil nyo. Matapos, in-expose ng, yun, kayo nag-expose ito eh. Inay ko lang naman natin sa bayan eh. Natatakot ba si Speaker Romualdez nang malaman na may connection sa dito? Kung wala kayo, kung malinis kayo, ipatawag nyo yung 10 katao and the rest of the mga companies na involved. Na-involved dito sa hoarding na ito. At after na magsalita, mismo ni Tulfo, na mayroon siyang personal knowledge. At ito rin mismo ang report ni Clarita Carlos sa kanyang intel. Sabi ko nga, i-deny man niya 100 million times. Eh yun ang nakalagay sa intel report niya. Even before the hearing, kung babalikan ninyo yung vlog ko, sinabi ko na yung mga initial MA at saka MR. That stands for Martin Araneta and Martin Romualdez. Sito'y malinaw sa sikat ng araw, may kino-cover up kayo. Kung malinis talaga kayo, kung para talaga kayo sa Pilipino o nagkabayaran na ba kayo, tigi ilang milyon na naman maparalokohin nyo yung Pilipino. Diba? Bakit hindi nyo ito patawag si Michael Ma? At sabi pa ni Salceda, isinangguni na rin ni Salceda ang naturang usapin kay House Speaker na Martin Romualdez. Isinangguni? Diba? My God! Isinangguni? Eh nag-schedule na kayo ng hearing tapos magsasangguni kayo. Sangguni pinagsasabi mo. Ito'y malinaw po. Talaga po, mga kababayan, magpapakatangaan pa tayo dito? Siguro kung hindi natin na-echo ito at hindi natin napanood ang video, di ba? At hindi na-i-connect ito, itong taong ito, si Martin, si Michael Ma, sa kanyang business partner na si Martin Araneta, kapatid ng Mrs. President natin, eh baka natuloy ang hearing. Okay? Oh, kasi sabi nga sa Salceda, naka-anim na hearing na po yung Committee on Agriculture and Food. So, minabuti niya na i-concentrate muna sa na matapos sila kasi it's been ongoing. Baka, we might what? My God, kawawa talaga yung Pilipinas. So, mas minabuti ko na po na pagbigyan muna yung Committee on Agriculture to complete their investigation into smuggling issues with respect to agricultural products. Yun po ang sabi ni, ni Salceda kung saan siya ay ang principal, Committee on Means and Ways. Ngayon mga kaibigan, pinakita ko sa inyo yung relation, yung magiging ending sana nitong hearing na ito, na ang pinakadulo nito ay connected, based sa ating sources dito, na ang ending nito pupunta kay Martin Araneta, Martin Romualdez, yung connection binlag natin na sila magkakasabwat dito at si ito the Speaker of the House. Kung ikukopti na pala na ninyo, huwag niyo nagagawin yung taong bayan. It's malaking katanungan, bakit mo, Salced? Well, nakakapagina dahil obvious naman na nagsisinungaling kayo. Imagine, may schedule na mga palaga, hinarang-harang ng mga jutang-jininga.
nakakaano, nakaka-rima-rima ang mga eksena ng kaganapan. Bakit naging si Martin Romualdez ang umawak ng kaso? Ay, sabi ni Palanga, sabi ni Mother Dear Pebble Salakera, Mother, kasi nga, di ba, as the third most powerful of the country, bilang isang House Speaker, kaya niyang pigilin ang mga issue, Mother. Kung ano lang yung gusto nila erase sa Congress, pwede niya talagang pigilin yan. Pwede niyang kausapin. O pare, balato mo na lang sa akin yan. Huwag na yan. Ito na lang pag-usapan natin. I-release natin. Kasi he is the most powerful dyan sa Congress. Kaya ang question natin, Mother, di ba sabi nila, ang Kongreso ay House of the People. Di ba? House of the People yan eh. Sila ang representante ng taong bayan. So dapat pabor sila sa issue na makakatulong sa, particularly sa farmers and the rest of the Filipino. Kasi ang problema natin, yung mga magsasaka, di ba? Dun sa pag-smuggle lang nila ng mga imported goods na supposedly, sabi ni BBM, ay yung pangako niya nung campaign, aalagaan niya ang mga farmers. Aalagaan niya, bibigyan ng mga subsidy. Ano yung mga subsidy? Abono, mga patubig, chuchu, irrigation. Tapos recently ngayon sa sibuyas, di ba? Sinabayan nila yung pag-import sa pag-ani. Tapos ito lang sa smuggling na ito, di ba? Kinuwento ko na sa inyo na ayon sa ating source na ang mga pinapapasok nila, okay? Ang mga pinapapasok nilang mga smuggled goods, okay? Ayun. Ito yung listahan natin. Ilang smuggled goods ang mga pinapapasok nila, oh? Yung Aaron Nukom na tao ni Martino, no? Na sinasabi dito ng ating informer na taga Bureau of Customs na yung Aaron Nukom na yon, yung hinahawakan niyang containers is 700 kada linggo. Okay? At ang kanyang asawa, based sa informer natin mismo, dyan sa loob ng Bureau of Customs, yung Tintin Morales na kung saan chief siya ng Section 15 ng Bureau of Customs, na magkasosyo nga sila nitong Mayor Bernos na to, okay? Diba, ipinano na natin ito, ipinaliwanag na natin nakaraan, ng ABRA. Diba? Mayor J.B. Bernos ng ABRA, kung saan, ay nako, nakakaloka talaga itong mga palangga. Na kung saan, ay nako naman, ang itong mga taong ito ay kasang ginagaw, ito yung tao ni Martin Araneta. Ano gagawin natin dito kung ganito klase yung namumuno sa atin? Papabayaan na lang ba ng Pilipino na ginagago tayo? In-elect natin sila, in-elect sila ng taong bayan para asyusin yung buhay natin. Pero itong hoarding na ito, no, smuggling and hoarding, well, sabi nga ni BBM, it's normal lang daw yun sa negosyo yung nakakaloka yung pag-hoard. So, malina ako nakikita ko dito, Mother. For sure nakikita nyo, ito yung pagtatakip kasi ayaw nilang malaman ng taong bayan na sila lang ang may kinalaman dito. Hindi ko pa napapanood yung vlog kasi naging busy ako. I had so much fun today, mga palangga. Naging busy-busy yan ng lola nung hitad. But may mga nag-message sa akin, Marley, nasaan ka na? So, even I'm really pagod ang lola ninyo. Eh, kailangan ko magsalita. Ray Fernandez, hello. Ayan. I'm watching from Canada, si Ma'am Violeta de la Cruz. Okay, thumbs up dan. Marika Robert Benedicto. Hello, Cecil. How are you? It's really morning there in the US. Yeah. Alright. Ano oras na ba? Gabi pa lang kung saan ako naroroon. Gabi pa lang dito, mga hitan. Alright, good evening. Kung saan mo release sa Buhay na Boy? Sir, sa Buhay na Boy. So, ito po ay malinaw sa pagkansila nila ng meet ng unang hearing sa Committee on Ways and Means, malinaw na may tinatakpan sila. Sa pinapakita nilang aksyon, ayaw nilang ilabas si Michael Ma. Kasi baka malaman ninyo na si Michael Ma and the family Marcos, Mrs. President, ay magkakakapit maliban sa yun na pinalabas na yan ni Mother Pebbles, di ba? Magkakapit bahay sila. Para sila ng rest house sa Baguio, di ba, Mother? Kasama si Taning. You know what, Mother, yung inilabas mo na si magkakilala si Taning at saka si Michael Ma na sangkot dito sa smuggling na ito. Kung titingnan mo yung kanyang Facebook page, actually na-screenshot ko na to eh. Dati na nabigay siya ng mga PPE na yan galing daw sa Chinese community. Actually, yun yung mga isusunod kong connection, iba vlog sana na yung pagkakonek ni Taning, ni Martin Araneta, ni Lisa Marcos, Mrs. President sa taong ito. Na-screenshot ko na yan. Kahit burahin niya yun, meron na tayong kopya nun, Mother. So, anong tinatago ng President? Ang Mr. President, the Department of Agriculture, anong tinatago? Kasi siya talaga makakapag-comment sa iyo dun sa talagang sa actual hearing kasi hindi ko siya napanood. Binasa ko lang na cancel sila. Anong tinatago? Di ba tayo nyo na ba si Michael Ma? Malinaw pa sa sikat ng araw, pinagtatakman niyo. Ano to? Ipagkakaano niyo, ibibaby niyo yung smuggler? Kasi kung walang atraso yan, kung malinis yan, na hindi matitrace yung connection, kung honest to goodness, walang bahid ng walang si Martin Araneta at itong si Michael Ma, kung wala silang involvement sa smuggling, mga palangga, mag-volunteer yung mga yan para matapos itong mga sinasabi ni Maharlika at nitong si Swan Singh. Well, si Swan Singh mukhang pinatahimik na rin. Napakadali lang yan kasi kung ako yun, kunyari, nabanggit yung pangalan ko,
Maharlika, may kinalaman sa smuggling, chuchuchu, ganyan-ganyan. Which is ginagamit ng code ng base sa ating informer dyan sa Bureau of Customs, na ginagamit ng First Family na code daw sa kanila, ay Maharlika. Kaya nga sabi ko mamaya, nagtatawag yan din sila. O, okay na po, Maharlika, okay na yung effectus. So, syempre, first thing in your mind, di ba, Maharlika the vlogger. Hindi mo naman iisipin na First Family. So, nililito nyo yung tao. But anyway, going back sa issue ko, mga palangga, kung ako'y walang kasalanan na itinadawit yung pangalan ko, kahit batinin niyo ako ng patiwarik, wala kayong makikita ang paper trail, video and everything, na ako ay nag-smuggle, ako ay kung ano-ano pa mang ginawa ko, ano mali. Haharap ka sa Congress eh, para matapos na to. Kung gusto niyo malinis ang pangalan ng First Family, you know what I mean? Eto, nakadrag ang pangalan niyo dito, Lisa. Diba ano, lango na naman ang Inday? Lango na naman. Maya naman kayo. Ano to, binudol niyo talaga yung Pilipino? Eh, talagang budulan na to. Nagagalit pa kami doon sa mga dilawan. Na budol, eh masahol pa pala kayo. Kung malinis yung kapatid mo, huwag na kasi hindi naman pinatawag si Martin Araneta eh. In fairness, hindi naman pinatawag si Martin Araneta. Ang connection lang, pwede na si Michael Ma, magkakasama kayo sa isang business. Kung wala kayong itinatago, itong Michael Ma na ito, total magkaibigan kayo, magkakapitbahay kayo, kapatidin niyo sa Congress. Kung zero knowledge, wala siyang kinalamang pagmamanipula o pag-smuggle nitong mga nabanggit na mga not only sibuyas. Lahat ng klaseng merchandise na maisip mo, meron kayo sa business niyo, China Philippines Unified Enterprises. Kaibigan niyo yan eh, nadadrag yung pangalan ninyo, kapitbahay ng business partner ninyo. If you're really clean, ilabas niyo siya para malinis ang pangalan niyo kung gusto niyo malinis yung pangalan ninyo. Pero malinaw pa sa sikat ng araw na pinagtatakpan nyo, takot kayo matrace. Trace na nga kayo eh. Kailangan lang magpaliwanag ng tao na, alam mo, pag ang tao walang ginagawa, wala akong kinalaman dyan. Ano pinagsasabi ni Swan Singh? Bakit niya pinangalanan yung pangalan ko? Ano yung pinagsasabi na report ni Clarita Carlos na nandiyan yung pangalan ng Martin Araneta, and even Martin Romualdez o Michael Ma, whatever. Diba? Kung wala kayong tinatago, napakadali lang kung isang taong inosente. Alam mo, ang taong inosente at walang kinalaman, kahit tamnan mo yan, huwag yung tulburan ang itanim ninyo. Diba? Kahit ano pang gawa-gawa niyo ng kwento, Roy Banaris, thank you palaga. I salute you, sharing your thought. Kung wala talaga kayong kinalaman, sino ba si Michael Ma sa buhay ninyo? Kung gusto niyo linisin, for sure natataranta na kayo ngayon kung paano niyo tahiin. Parang hindi ko alam. Nag-iisip kayo kung paano niyo i-counter ang mga lumalabas na issue. Unang-una, sabi ko nga, hindi ako nag-start nito. Ineko lang natin sa taong bayan na hindi nakanood ng hearing. Bakit yung kinatago si Michael Ma? Ang daming sangkot dito, hindi babangon ng Pilipinas. Kung pagtatakipan ninyo mga kaibigan, pinagluloko nyo lang kami. Babangon muli, paiyak-iyak pa kami. Tapos itong smuggler na pinangalanan dyan, para malinis ang pangalan, ilabas niyo siya. Huwag niyo itago sa Baguio. O baka nasa loob na makamalakan niya, naka-VIP pa. I'm just asking. Kasi nagmi-meeting-meeting kayo, nakakarating sa akin. Nagmi-meeting-meeting kayo kung paano nyo i-counter itong mga, this is not, you know, kung yung nag-start dyan sa hearing, sa Congress, kung yan ay kasinungalingan, susugin nyo si Swan Singh, siya ang unang nagbigay ng mga pangalan na yan. Kahit na hindi ibigay ni Clarita ang kanyang, kahit di si Clarita umamin, isinabi mismo ni Clarita sa kanya, sa inyo, sa text sa'yo, sa letter sa'yo, Lisa, na it's up to you kung ano yung action, kung gagawa kayo ng move or what. Basta ni-report sa inyo kung sino yung mga involved. Di ba? Ay na, nakaka-rimarin yung mga ginagawa ninyo. Oh. Ano sabi mo dyan? Sabi, tinatago kayo, BBM. My God, nakakasuka na kayo. Nakakasuklam na sa totoo lang. Okay, tingnan natin dito. Ano sabi mo dito? Balikan natin yung drama ni pangalan nito. Ni Clarita. Okay. Di ba ito sabi ng report ni Clarita? Ano sabi mo, Clarita? My report is confidential and I need to be honest and it did not leak to anyone and it's up to you and President whether to do the right or not. The food security is one of my focuses and we need to be transparent so we can have policies against hoarders, whoever they are. Sinabi na sa inyo ni Clarita, binigay na sa inyo yung report. At hindi lang isang tao ang nagsasalita, hindi lang si Swan Singh na nag-release ng mga pangalan ng smugglers, tapos nag-ano si Clarita, kahit hindi na yun ni Clarita, yung botigon lang na nagbotigon pa. Tapos even Montulfo, ano na may update pa kay Montulfo, medyo busy lang ako palangga, but I tried my best na makikonnect ako sa inyo right now. So, hindi lang isang tao to. At ako, anong kinalaman ko dyan? Wala akong kinalaman sa nag-expose ng mga pangalan. Ang naging kasalanan ko lang sa mata ninyo ay nasilip ko ang koneksyon ni Michael Ma with you, the First Family, at ang kapatid ni Mrs. President. Ano tinatago niya? Sige nga, bagong Pilipinas, bagong Pilipinas, pagtatakpan natin yung mga hoarders. Sama-sama, ano ba yung kanta niyo?
Natanaw ko na ang pag-asa. Pag-asa ng what? Bongbong. Pag-asa ng mga hoarders, ng smugglers? Hindi ba kayo nahihiya sa nangyayari sa Pilipinas? In 7 months? Ganito? Alam mo, you know what? I met, well, you know, nandito ako sa isang lugar kung saan I met Filipinos na, you know, naloka sila doon sa Sibuyas. They're OFW. Nagkukwentuhan ko kanina. Grabe, ano, and sila ay bumoto kay BBM. Ang sabi sa akin, wala silang ibang choice during that time at umaasa sila sa pagbangon. Pero sukang-suka sila sa mga nangyayari ngayon. Lalo nakakasuka, pinatatakpan niyo yung mga hoarders. Diba? Okay, anong tanong? Anong idea nyo? Bakit ayaw na nilang ituloy ang Committee on Means and Ways? Talagang pakapala na mukha. You don't care? Iputol na natin, ipaasa na, huwag na natin ituloy yung hearing. Isang guni na lang natin kay Martin Aranet, kay Martin Romualdez, diba? Sa Agriculture and Food Committee. Really? Isang guni na lang? So, Congressman Swan Singh, Horacio Swan Singh, akala ko ba, sir, sabi mo, ikaw na lang ang pinakamatapang dyan. At ginagawa mo ang pag-expose ng mga smugglers dahil para sa mga kapwa-puhan natin, eh mukhang tila bagang na umurong ang inyong bayag. I don't know. Anong masasabi niyo, mga kababayan, tungkol sa isyung ito? Mag-comment lang po kayo at huwag kalimutang mag-like at i-share na rin ang aking video.